Darating yung time na ma-overtake ni increasing term yung presyo ng level term. Alright? So, depende to sa needs mo. Kung gusto mo lang siya ngayon lang, ngayon ka lang insured, next year hindi na. Or 5 years lang, after 5 years hindi na. Maybe para ka sa increasing term. Kung gusto mo naman na hindi nagtataas yung premium mo para make sure mabayaran mo siya hanggang age 65, then maybe para ka sa level term. So, I took a screenshot of our proposal for a 38-year-old female, right? For both options, no? Yung increasing term, which is sa amin ang tawag is Guardian 1, and then yung level term, which is Guardian 65. Guardian 1 kasi every year renewable, so nag-i-increase yung price. Yung Guardian 65, fixed na siya up to age 65. So tignan natin kung magkano. Alright, so side by side natin, if you can see, sa Guardian 1, right, nag-start siya ng 4,370 pesos lang yung premium for a 1 million death benefit. Alright, so you can see it there. And then magtataas siya ng 4,580, 4,830. Maliit lang yung increases niya, less than 1,000 pesos every year. Alright, unti-unti. Meron na tong rider na waiver of premium for disability. Alright, so kung mapapansin mo, 5,4, 5,7, no? So 6,000, etc. Then medyo tataas na siya. No? Usually, makikita mo, medyo significant na yung increase, no? At age, yan, so age 61, no? 62, ganyan. So lalo na kapag beyond age 65. No? So yan, umabot na siya ng 27,000, 33,000 at age 68. Alright, 71,000 at age 39, ganyan. Pero renewable siya up to age 84. Alright, so hanggang 85 ka covered. Whereas si Guardian 65, right, hanggang age 65 mo lang pwedeng i-renew, pwedeng bayaran. Pero level yung premium niya. Mag-start siya ng 8,920, insured ka na ng 1 million. Every year na yan. In fact, pagdating ng age 60, bumaba siya kasi nga yung total and permanent disability, the waiver of premium for total and permanent disability hanggang age 60 lang pwede. So, hindi ka na pagbabayarin by that time, no, kahit hanggang age 65. So, magiging 8,540 siya. Alright? So, doon mo makikita na yun yung difference, no? So, if you're getting a Guardian 1, half of the price, no? Yung premium mo at first. Pero kung matagal mo rin itong babayaran, gusto mo, insured ka ng hanggang matagal, no? Hanggang age 65 or beyond, di mas mahal na siya by that time. Si Guardian 65 naman, kung gusto mong insured ka hanggang age 65, during your prime working years, habang dependent sa'yo yung mga anak mo, no? Because these are the years na nag-aaral pa yung mga anak natin, dependent ba sa rin hanggang age 65, then at least, your life insurance, kaya mong i-sustain kasi no, level lang siya, flat lang siya, hindi siya nagmamahal. In fact, by that time, with our sweldo, with our kita, because of inflation, malamang maliit na tong premium na ito. So, nag-side by side din ako for a 5 million coverage. Nag-sample ako for a 35-year-old male. Kung mapansin nyo, si Guardian 1 nag-start ng 14,000 all the way to 120,000 by age 65. Si Guardian 65 nag-start ng 33,800, medyo mas mahal lang konti. And then, no, tuloy-tuloy hanggang age 65, no, 33,000 pantay lang siya. Alright, pero kung makikita, ang gusto kong highlight dito, yung total premium, no, almost 1.5 million yung binayaran mo from 35 to 65 for Guardian 1, and for Guardian 65, 1 million lang, no, 1 million lang yung premium. So, almost half of the premiums ng Guardian 65 yung nadagdag dun sa premium ng Guardian 1. Should you choose to pay longer, mas panalo ka sa Guardian 65. So just to summarize yung comparison nila, yung increasing term, which is Guardian 1, premium goes up as you age. Alright? Si level term, Guardian 65, premium is fixed at age 65 once approved. No, pag na-approve today, kung ano yung premium mo, yun na yun, sigurado na. Alright? Si Guardian 1, increasing term, again, cheaper at first, but eventually gets more expensive. Si Guardian 65, yung level term, more expensive at first, but total premium is cheaper in the long run. Pag tinotal mo hanggang age 65, mas nakatipid ka. Right? Si Guardian 1, walang cash value. Si Guardian 65, nag-grow yung cash value niya over time, usually hanggang age 50.
Then pagdating ng age 50, liliit na rin siya, kakainin na siya kasi nga ang mahal na ng cost of insurance pero same lang yung binabayara mo. Hanggang magsi-zero siya hanggang age 65. So ang advantage mo nun, let's say when you quit at age 50, kung ano yung cash value niya, pwede mo yung ma-withdraw. Alright? Pero hindi ka na insured when you do that. No, just like in VUL, ganun din naman. In whole life, ganun din naman.